Ako po si Reagan De Vera. I'm from San Manuel, Isabela, but now I'm here in Malolos, Bulacan. Ako po ang inyo pong first speaker ngayong pong gabing ito. At ako po ay natutuwa. It's my privilege na makapag-impart po sa inyo ng knowledge about po sa ating pong pag-uusapan po ngayong gabi. So, without further much ado, ako po ay mag-start na sa ating pong first topic ngayong gabi. Anyway, welcome po kayo dito po sa ating Healthy Living presentation brought to you by Kayani. So, ito po ang inyo pong na-attendan ngayon ay isang patungkol sa health and wellness. Okay, papakilala ko lang po sa inyo ng isang mabilis ang ating pong company. So, ito po ang profile ng ating company. It's been established since 2007, 13 years na po tayo globally. At dito po sa Pilipinas, 6 years na po tayong nag-exist. International Health and Wellness Company, over 65 countries all around the world, meron po tayong offices. At dahil po dyan, kaya naman po tayo ay merong Better Business Bureau Rating A. Kaya naman po tayo ay meron pong branches all around the globe, no? 65 countries. Nagtaka nga po ako, meron po tayo sa South Korea, isa pong pinakamitikulosa pagdating po sa ganito pong industriya. A quarter billion in annual revenue and growing, ganyan po katindi ang ating pong Kayani Company. At ito pong ating company ay tinatag ng mga businessman or yung mga group of businessman, yung Taylor and Hansen, no, lahat po ng kanilang businesses ay wala pong nagsasara kahit ano po ang kanilang itayong businesses. At ang kagandahan po nito, ang Kayani Company po ay naitatag hindi para po kumita pa sila ng malaki. Dahil sila po yung mga successful people na, ito po ay naitatag para sa kanilang legasiya. And this company has been established for these purposes. Meron po tayong misyon, no? This is to bring hope, the promise of a better life through wellness and opportunity. So napapanahon po kahit 13 taon na yan, kumbaga 13 years ago, yan po ay nabuong misyon, pero ngayon po napapanahon dahil napakarami na pong nawawalan ng pag-asa ngayon in terms of health and in terms of yung mga difficulties sa trabaho po, no, nagtatanggalan, no, nagsasara yung mga company. Kaya ito po ay ating napakasarap na magiging ka-partner, no, yung makapagbigay po tayo ng pag-asa sa ating pong mga kapwa-tao. So ito po yung pinaka-background ng ating pong mga founder, the Hansen and the Taylor family. So mahalaga po na sa ating pakikipag-partner sa isang organization or isang negosyo, mahalaga po na malaman natin kung ano po ba yung background ng ating pong magiging kapartner. So ito pong ating mga kapartner, these are the Taylor and the Hansen family. Ang Hansen family po owns and operate one of the largest petroleum distributor in enterprise sa may western US. So one of the largest oil distribution company po yan, at nag-generate po yan ng $500,000 annually. At meron din po silang real estate, restaurant businesses in Idaho, USA. Isa po dyan ang Marriott Hotel. So part owner po ang mga Hansen family. Ang Taylor family naman po na co-founder ng Kayani ay nalinya naman po sa agriculture, no? Meron po silang potato farm na kung saan nagsumusukat po yan ng 30,000 acres, no? Isa po yan sa pinakamalaking potato agribusinesses in the US. At maliban po dyan, meron din po silang cattle ranch na kung saan sumusukat po ng 250,000 acres. Imagine niyo po kung gaano po kaluwang ang kanila pong mga lupain at ang kanila pong mga ari-arian. So ganyan po katatag ang ating pong company, no? Hindi po yan fly-by-night company na one month pa lang, no? Tapos kumita yung may-ari, nagsara ka agad. So ito pong ating company, it's built to last, no? Ito po ay pang long-term partnership. Kaya napakaganda po kung kayo po ay makikipag-partner sa kumpanya, eh maganda pong partneran na natin yung solid rock, rock solid stable company like Kayani. So ito po yung ating pinakamukha ng Kayani or yung pinakahaligi ng ating Kayani company. Ano naman po yung pinakapuso nito?
Alam niyo po ba na ang Kayani ay mayroong foundation na tinatawag na Kayani Caring Hands Foundation? Tayo po ay recognized ng Red Cross International. Isa po tayo sa mga organization na tumutulong sa libu-libong mamamayan sa buong mundo, especially the third world country. At alam niyo po ba, last 2016, ang Pilipinas po ang nagbenepisyo pagdating po dito sa Kayani Caring Hands. So ilang million po ang pinakain po ng Kayani Caring Hands dyan po sa may Baseco, Tondo, Manila. Ultimo po yung mga founder ay umuwi, pumunta po dito sa Pilipinas, dyan po sa Tondo, no, para mamahagi ng mga pagkain personally sa mga kababayan nating mahihirap. Kaya ang puso po ng ating pong mga founder, especially yung mga may-ari po ng Kayani, ay napakamatulungin at pro-poor po talaga. So kaya hindi po nakakapagtaka na ang company po natin ay talaga pong bine-bless ng ating Panginoon. So yan po yung mukha at puso ng ating pong company. So unahin ko lamang po yung ating pong topic ngayong gabi, ang ating pong kalusugan. Alam niyo po, no, napakarami na pong problema patungkol po sa ating kalusugan. Dahilan po yan, or cause po yan, ay yung pagkain po natin na mga pinagbabawal na pagkain, no, kagaya po ng mga nakikita nyo sa screen, no, yung mga genetically modified or yung GMO na mga prutas at gulay. According to Doc Yamamoto, no, pati nga raw po yung mga gulay na hindi na rin po ganun kaligtas, no, napakataas daw po ng mercury content ng ating pong mga gulay. Kaya ano pa ba yung safest na food na ating pong makakain nowadays, no? Dapat po nagtatanim po tayo sa ating bakuran. Yun daw po yung pinaka-safest vegetable na ating pong kakainin. Kaya lang, kung tayo po ay salat sa lupa na pagtatamnan, yun po ang mahirap, no? Isa pa po dyan, yung mga may mga trans fat na mga pagkain, ginagamitan po ng trans fat, no? At napakarami rin pong sakit na naidudulot niyan, including soft drinks, no? Tapos pagkakain mo ng mga crispy pata, lechon, no? Especially mga Pilipino, no? Isang cup ng rice, no? Isang cup na lang magiging isang kaldero na. So yan po yung nagiging problema natin, especially sa atin pong diet. Okay, or sa atin pong kinakain. Sabi nga po, ang pagkain daw po natin ay po pwedeng maging medisina or maging form ng slowest form of poison. So yan po yung pagpipilian natin every day na tayo po ay kumakain. I hope na tama po yung ating kinakain every time na tayo po ay mamimili. So pangalawa pong problema na atin pong i-address ngayong gabi ay yung tinatawag po na chronic inflammation. Causes of inflammation are acute inflammation na hindi po natin kaagad nadidetect or nakikita. Dahil po sa hindi nga natin nararamdaman, no, dahil mga acute inflammation pa lamang yan, hindi po natin yan masyadong pinagtutuunan ng pansin, especially tayo po mga Pilipino, no. Kaya marami po sa atin, kapag ka nagpa-check up, malala na kaagad yung sakit dahil noong mga konti pa lang yung inflammation or acute pa lang yung pamamaga, hindi po tayo nagpapa-check up. So aminin po natin sa hindi, tayong mga Pilipino ay hindi po masyadong nakaugalian ang regular check up. So wag po nating ugaliin yan. At yung ating pong number 2, I hope na ating pong ma-address after this presentation. So dahilan po ng chronic diseases ang mga acute inflammation or the free radicals na nanggagaling rin po yan sa ating pong mga kinakain. Excess body fat, so lahat po yan ay causes of inflammation. Ang pangatlong problema na ating pong tatalakayin ngayong gabi ay yung tinatawag po na blood vessel constriction or the vasoconstriction. At yan po ay pumapatungkol sa mga ugat po natin sa katawan, yung paninikip ng ating mga ugat. Dahilan po kung bakit nagiging number one cause of death ay yung tinatawag na cardiovascular diseases, particularly yung pong heart attack. No? Alam nyo po ba na 500 Filipinos ang namamatay po kada oras, no? Dahil po sa sakit na heart attack. Kaya ang sakit po na ito ay very seriously na dapat ay ina-address po, especially tayo pong mga Pilipino. Dahil po sa ganyang status or ganyang percentage ng namamatay. Alam niyo po ba, 35 every seconds ang namamatay sa buong mundo naman, no? Ibig sabihin, simula na kaninang nag-start ako,
marami na pong namamatay ng dahil po sa heart attack. That is why it is very important na atin po itong matalakay ngayong gabi. So yan po yung ating tatalakayin, no? And we need to have a proper mindset and a proper discipline. Kaya naman po tayo nagkakaroon ng sakit at karamdaman. Dahil bakit po? Siyempre po, kakulangan ng disiplina. So yan po yung pinakaugat talaga kung bakit po tayo nagkakaroon ng pagkakasakit or nagkakaroon po tayo ng sakit at karamdaman. At ang kayani po, no, ay meron pong ino-offer, no, para po magkaroon po tayo ng global shifting na tinatawag. Ito po ay nanggaling sa father of medicine who is Hippocrates, no. Sabi niya po diyan, nang atin daw po mga pagkain dapat 'yun ang ating medisina. At ang ating medisina, 'yun daw dapat ang ating mga kinakain. So 'yan po ang advocacy ng Kayani. So that's why ito pong ating pag-aaralan ngayong gabi, yung itatackle po natin is more about natural medicine or functional medicine. Hindi po tayo sa pharmaceutical or yung tinatawag ng mga synthetic medicine. So yan po ang offer natin ngayong gabi, and I would like to present to you our triangle of health from Kayani. Ito po yung ating nakikitang best solution pagdating po sa mga tatlong problemang tinalakay po natin kanina. At ang triangle of health na tinatawag po natin ay binubuo po ng tatlong produkto. Yan po ang Kayani Sunrise, Kayani Sunset, and the Kayani Nitro. So ito pong tatlong produkto na to ay nagko-complement to each other to produce best result para po sa ating kalusugan. So unahin ko lang po, no, ito po ay aprobado ng napakaraming sangay ng non-government or third party pagdating po sa mga medical, no. Number one po dyan ang FDA, no? So hindi lamang po FDA, sabi ko nga po kanina 65 countries tayo po ay nag-ooperate, meaning lahat po ng yan ay nakakamit po natin or nabibigyan po natin ng tinatawag na certification. Okay, para po ma-ensure ang quality, purity, and potency ng atin pong mga produkto. Kaya naman, napakahigpit po ng Kayani, over 1,000 research po bago po sila maglabas ng mga produktong ito. Kaya makakaasa po kayo na ang produkto po natin ay hindi lamang first class, kung hindi world class ng ating pong produkto. Sabi nga po dyan, best supplement in the industry. According to Doc Manalaysay, ito pa lamang po ang number one niya nakikita ngayon sa market, no, na available, ang Kayani Triangle of Health, the best in the market. So unahin ko lang pong ipakilala sa inyo ang number one or yung isa pong product sa Triangle of Health. This is the Kayani Sunrise, composed of 22 superfruits na galing pa po sa iba't ibang panig ng mundo. Yan po ay kinalap sa iba't ibang panig ng mundo. Pinangungunahan po yan, kung nakikita po nyo, yung parang bayabas na kulay, ano nga ba Tagalog ng violet, no? So, yan po yung tinatawag na Wild Alaskan Blueberry. Alam niyo po ba, nag-exist yan sa Alaska sa extreme weather, no? Yung sobrang lamig at hindi nasisinagan ng araw. Ganun po katindi ang Wild Alaskan Blueberries. At yan po ay 10 times higher antioxidant than the common blueberry. No, yung common blueberry po, pinakamataas yan sa antioxidant level compare nyo sa lahat ng prutas at gulay na mabibili nyo sa market. Kaya naman po, 900 to 1,000 per kilo yan sa Divisoria. No, nung nag-canvas po ko, why napakamahal? Sabi ko nga po, pinakamataas yan sa antioxidant level. But, take note that the Wild Alaskan Blueberry is 10 times higher antioxidant level than the common blueberry. At maliban po dyan, no, meron pa po yung kasamang 22 superfruits na tinatawag. So, meron po yung acai berry, no, grape seed and skin, which is napakaganda rin po sa ating katawan, makai berry, mangustin, even ginseng. No, ang ginseng po ay nasaksihan kong napaka-epektibo, especially sa mga Koreano. 10 years po tayo sa Korea. At yan po ang isa sa kanilang mga sikreto kung bakit napakahaba ng buhay ng mga Koreano. Tumatagal po sila ng 85 years old. Yan po yung pinaka-average na edad ng mga Koreano. I think top 16 po sila pagdating po sa age bracket, no? Tayo po top
16 naman po, 116. No? Bakit po? Sila po ay napakahilig sa gulay at minimal lang po talaga silang kumain ng karne, even yung pong kanilang kanin. So, yan po yung ating Kayani Sunrise. No? At kapag tinake daw po natin to, no, ang suggested dosage po nito, yung one sachet po na yan, every morning para po siyang juice, no, na maasim-asim. At yan po ay 2 oz or 1 oz equivalent nutrition po niyan para daw po kayong kumain ng 8 mansanas, 23 cups of carrots, 1/4 Alaskan salmon, even 173 winter squash. Imagine that, no? Ganyan po karami. Ilan lamang po yan sa binanggit ko na taglay ng Kayani Sunrise. No? Sino po nakakakain sa inyo ng 8 mansanas sa isang upuan? No? I-type nyo nga po na ako, no? Bibigyan ko po kayo mamaya 8 mansanas. Anyway, kidding aside, may kasabihan po tayo na in one apple a day keeps the doctors away. Tama po ba? Imagine 8 apples. Ano po kaya yung kaya niyang gawin sa atin pong katawan? So yan po, ganyan po yung karaming nutrients and vitamins ang kaya pong ibigay sa atin ng Kayani Sunrise. No? Kaya po sa mga bata, especially sa mga anak ko po, talaga pong pinaiinom ko po sila niyan. Meron po akong 2 years old, 6 years old, at saka 7 month old. Lahat po sila, pinaiinom ko na po ng Sunrise. Why? Especially na this time of pandemic na kailangan po malakas ang ating resistensya. No? Kaya nga po nagkakaubusan ng vitamin C sa mga mercury, sa mga drugstore. No? Vitamin C pa lang po yun. Ito, all in one na po ito. Complete nutrients, water soluble nutrients na kailangan po natin or ng ating katawan sa pang-araw-araw na pamumuhay. So yan po ang ating Kayani Sunrise. Meron po akong demo na papanood po sa inyo, no? Ito po ay isang patunay na ang ating pong Kayani Sunrise ay napaka-effective. No? Ito po ay isang demonstration. Yan po ay tap water galing po sa faucet. Ibig sabihin po ay mataas ang chlorine. Ginamitan po yan ng elements na kung saan nakikita po kung may chlorine ang tubig. No? Yan po ay naninilaw pagka pinatak at may chlorine. Ibig sabihin po, pag nanilaw ay mataas ang chlorine content. So ano nga po ba yung kayang gawin ng ating pong Kayani Sunrise pagdating po sa mga tubig na yan or mga elemento na yan? So in just one drop, no, tingnan nyo po mabuti yung mangyayari sa tubig. In just one drop, no, ganyan po kahusay ang ating pong Kayani Sunrise, no? Lumilinaw po yung mataas na chlorine content, no? Kumbaga sa ano eh, nalilinis yung tubig na meron po tayo sa ating katawan. So imagine kung yung one drop ng Sunrise ay napakalaki na pong epekto sa ating katawan. How much more the 1 oz of Sunrise, no? Complete nutrients na kailangan po ng ating pong mga katawan. So yan po yung ating pong first product of the night, the Kayani Sunrise. Okay? So ito naman po yung ating pangalawang produkto. Okay? Ito rin po ay isa sa aking mga paborito. No? Sa tatlong product ng Kayani Triangle of Health, lahat po sila ay paborito ko. Anyway, Kayani Sunset. Ito naman po ang perfect partner ng ating pong Sunrise. No? Sa umaga, sinusupply niya yung lahat ng nutrients na kailangan ng ating katawan sa maghapon. Pagdating po ng gabi, ito po ay iniinom naman in a form of capsule gel. Tatlong capsule gel bago po matulog. Ang ginagawa naman po nito, no, pinahihimbing yung ating pong mga tulog dahil dun po na repair yung ating pong mga cells and organs sa ating pong mga katawan. At yan pong Kayani Sunset ang siyang tumutulong para po mangyari yan. Tinutunaw rin po nito ang mga masasamang elemento kagaya po ng cholesterol, no, isa lang po yung bad cholesterol na isa po niyang tinutunaw sa ating katawan. Ang taglay po nito ay meron po itong tatlong vitamins, which is fat soluble vitamins, vitamin A, vitamin D, and vitamin E. No, apat lang po ang fat soluble vitamins na meron tayo. Ang kulang lang po sa Sunset yung vitamin K. Pero yung vitamin A, vitamin D, and vitamin E ay taglay po ng ating Kayani Sunset. At meron pa po itong tinatawag na omega-3. Pinanggagalingan po niyan yung
sockeye salmon, no, na galing po ng Alaska. That is the purest sockeye salmon or the purest form of omega 3, no? At yan po ay napakalaki rin po, very essential po yan sa atin pong mga katawan. So tutukoyin, i-highlight ko lamang po yung vitamin E na akin pong nabanggit kanina. Ang vitamin E po ng Sunset ay kakaiba po sa mga mabibili po natin ngayon sa market, no? Ito po ay tinatawag na tocotrienol. Alam niyo po ba kung saan nanggagaling ang tocotrienol? Ang tocotrienol po ay nanggagaling sa tinatawag na Anatobus seed from Amazon. Ang Anatobus seed po sa Pilipinas, tinatawag po yung aswete, yung pinangkukulay po natin sa mga ulam, no? Like kare-kare. So yan pong anato po pala ay the purest form of vitamin E, no? At wala pa po niyan sa market, no? Even the Kirkland vitamin E na nanggagaling po sa Amerika, yan po ay tocopherol. At ito po yung kanilang pagkakaiba. Alam niyo po ba, mayroon rin pong benefit ang tocopherol, no? Maganda po yan sa skin and hair, antioxidant, at pati po sa puso. Meron rin po yung magandang na idudulot. But, aside from that, wala na po yung kayang idagdag. Unlike dito po sa tocotrienol that is present in our Kayani Sunset, it can reduce blood sugar, even reduce cholesterol, protect our brain cells dahil fat soluble po yan, nakakarating po yan sa ating pong mga utak. Anti-cancer activity, no? Radiation protector pati po sa mga buto-buto. According to Dr. Baritan of University of Massachusetts, that the vitamin E na taglay ni po nito na tocopherol is actually nag-i-inhibit po siya ng cell proliferation and induce cancer cell death, even the greatest degree of malignancy. No, yung mga malignant cancer ay sensitive daw po dito po sa tinatawag na tocotrienol. So, nagiging anti-cancer activity daw po talaga siya. According nga po kay Dr. Joya Mamoto, yung apoptotic action daw po nagpapakamatay ang cancer cell pag nakikita po ito. So, imagine that, no, kung meron po tayong tocotrienol sa ating katawan, maiiwasan po natin yung mga ganyang sakit at karamdaman. So, yan po yung vitamin E na taglay din po nito. At ito po ang magandang taglay ng Kayani Sunset. It can reduce inflammation by 90%. Naalala nyo po yung pangalawang problema natin kanina, the chronic inflammation na pinaggagalingan po ng sangkatutak na sakit at karamdaman. So, ito po ang sagot ng Kayani, no? The Kayani Sunset can reduce 90% of inflammation sa ating katawan. Biruin nyo po kahit hindi po natin nararamdaman. Sample ko lang po yung mga acute inflammation na hindi po natin nararamdaman, no, na-address niya na po kaagad, no? Hindi niya na po hinahayaang maging chronic. It can reduce 90% kahit hindi pa po natin nararamdaman ang mga pamamaga, especially sa mga organs po natin na wala pong tinatawag na muscle pain or pain, ano nga ba yung tawag dito, hindi nakakaramdam ng pananakit, no? According to Doc Manalaysay, yung pancreas po natin, wala po yung nararamdaman kahit magkaroon po tayo ng stage 3 na sakit po dyan. So yun po yung nakakatakot, especially sa atin po mga Pilipino na hindi po nakaugali ang magpa-check up. Kaya kadalasan po yung mga nagkakasakit daw po sa pancreas ay malala na pagka nag-detect dahil para nga lang daw pong normal kahit malala na pala yung ating sakit dyan. So mahalaga po na na-address natin ang pamamaga sa ating katawan hanggat maaaga o yung tinatawag na acute pa lamang. So yan po yung ating pong Kayani Sunset. Di po ba? Napakaganda po ng from sunrise up to sunset ay protektado po tayo ng mga produkto po ng Kayani. Okay? Pupunta naman po tayo sa isang demonstration kung ano ba talaga yung sinasabi ko kanina na ano ba yung kakayahan niya na tumunaw ng mga bad elements sa ating katawan. So example po yan, that is a styrofoam representing bad elements or bad cholesterol in our body. Yun naman po tissue paper, nagre-represent po yan ng ating body organs. No, dahil gawa po yan sa natural or sa punong kahoy. Kapag ka po yan natunaw, delikado po ang elemento na nakatunaw dyan. So yan po yung ating Kayani Sunset. It's just a matter of seconds. No? Seconds lang po yan. Ay, ganyan po yung nagawa niya sa styrofoam, no? Bumubutas po ng styrofoam or tumutunaw. Ang styrofoam po, kahit po yan ihukay nyo sa lupa,
tatagal po yan ng ilang taon or dekada, hindi po yan matutunaw. Maliban na lang kung sunugin po ninyo. But this time, in our sunset, all natural, all organic products, natunaw po in just seconds, no? So imagine niyo po kung gaano katindi yan pagdating sa mga bad elements na meron po tayo sa ating katawan. Kayang-kaya niya po yan talagang tunawin. Pero napaka-gentle po niyan sa ating pong katawan. In fact, po, pwede po yan sa bata at hanggang sa mga katandaan. Okay, very safe po yan sa ating pong mga katawan. So yan po ang ating Kayani Sunset. Pupunta naman po tayo sa pangatlong produkto. Ito po ang ating Kayani Nitro Products. Dalawang klase po ang meron tayo sa Pilipinas, the Nitro Extreme and the Nitro FX. But ang dalawa pong ito ay may katangian na magbigay or mag-produce ng tinatawag na nitric oxide. Okay? Ang pinaka-ingredients po nito is a noni plant. No, hindi po noni fruit lamang. Ito po ay noni plant from fruit hanggang sa mga ugat nito. So lahat po yan, root, bark, at saka pati po yung ugat ng noni. Dahil napag-alaman po na ang noni plant po pala ay nakakapag-produce ng tinatawag na nitric oxide. And ano ba yung tinatawag na nitric oxide po, Brother Reagan? Ang nitric oxide po ay isang pag-aaral na nakatanggap lang naman po ng Nobel Prize Award. No, that is the highest award in life and science. No, alam niyo po ba, pang-apat pa lamang po ang nitric oxide na nakakatanggap ng Nobel Prize Award. No? Una, ang X-ray. Pangalawa, ang insulin. Pangatlo, ang penicillin. Pang-apat po ang nitric oxide. At ang nakakatanggap po ng Nobel Prize Award ay yung malaki ang impact sa humankind or sa mankind. Greatest benefit of mankind. At para po natin makita kung gaano po ito kahalaga, alam niyo po ba natatagal ang tao ng 3 linggo kapag siya po ay walang pagkain? So, sino po ang hindi pa kumain sa inyo? No? Tsaga-tsaga lang po, no? 3 weeks pa po yan. Anyway, kidding aside, without water, 3 days, without oxygen, no? Pagka wala daw po tayong oxygen na nalanggap, tatagal pa po tayo ng 3 minuto. Pero, pagka nawalan daw po tayo ng nitric oxide, no, makinig po kayo mabuti. Nitric oxide, meron lang po kayong 3 hanggang 5 segundo. Ganyan po kahalaga ang nitric oxide. That is why this is a Nobel Prize Award. No? Saan po ba natin yan makikita? Nakikita po natin yan or matatagpuan natin sa pagitan po ng ating mga ugat. Tinatawag po itong signaling molecule, no? Siya po yung nagdidikta sa bawat ugat natin, no? Defense, maintains, repair nearly every cell and system in our body. So napakahalaga po niya. Kaya nga po pagka nawalan tayo niyan, 3 to 5 seconds, mamamatay ka na. Wala nang dadaloy na dugo sa iyong mga main arteries, no? Pati sa puso, sa utak, patay ka kaagad. That is why napakahalaga po ng napakinggan nyo ngayong gabi. At kapag ka mataas naman po or maganda ang production ng nitric oxide, no, syempre maganda po ang blood flow. The blood circulation, even the delivery of oxygen and nutrients, even the medicine, no, kung meron po kayong tinitake na medicine or pharmaceutical medicine na direseta po ng doktor, hindi po ito nagko-contradict. In fact, nagko-complement po ito. No, tumutulong po siya para po mas mapaganda ang bisa or ang effect ng mga iniinom nyong gamot. Okay? Kaya ito po ay po pwede pong isabay kung meron pong katanungan sa inyong isipan na ganyan. Body gets rid of toxin, syempre po. And blood sugar, ito po ay nagmo-modulate. So hindi lamang po ito para sa mga high blood pressure. Kahit high blood or may hypertension. Po pwede rin po ito sa mga may anemia or mga mabababa ang dugo, minomodulate niya po or nino-normalize niya ang ating pong blood pressure. Nilelessen niya rin po ang risk of sudden cardiac event. Okay? Na siyang nagiging dahilan or nagiging effect or bunga ng tinatawag na vasoconstriction. Remember yung number 3 na problem natin kanina? The vasoconstriction, yung paninikip ng ugat sa ating mga main arteries like puso and utak. Yan po ang kanyang ina-address, no? Dinadilate niya, pinabubuka niya para hindi po magkaroon ng bara. Okay?
So napakaganda po ng ating pong Nitro products, no? Even asthma attack, no? Personally, ang aking pong anak na 6 years old, dati po dependent kami sa nebulizer. Alam niyo po ba nung kami po ay nag-take na or pinatake ko po siya ng Nitro products, magwa 1 year na rin po ako sa Kayani at magwa 1 year na rin po kaming hindi gumagamit ng nebulizer. Pinapatakan ko na lamang po sa ilalim ng dila ang akin pong 6 years old na meron pong asthma. That is why kung may mga kakilala po kayo, nako, huwag na po kayong mag-atubiling i-share ang ating pong triangle of health. Kaya lang, ang nitric oxide, although yan ay kasama na nung likhain tayo ng Panginoon, no, meron tayong kapasidad na mag-produce ng nitric oxide. Kaya lang habang tumatanda po, nagdi-decline ang ating production, no? Kung nakikita nyo po, no, mapapansin nyo, 20s to 30s na kagaya ko, no? Ay bihira pa po ang na-stroke or yung nagkakaroon ng hypertension, no? Dahil po maluluwag pa ang ating mga ugat sa katawan. Pero pagdating po ng 40s and retirement age, no, diyan na po nag-accumulate yung tinatawag ng mga plaque sa ating pong mga ugat. At bumababa po yung tinatawag na nitric oxide production. That is why very prone po talaga ang mga medyo matatanda or may edad na, no, sa mga sakit at karamdaman, including the COVID-19. No? Kaya nga po hindi pinalalabas sa mga senior, no, dahil prone po sila pagdating po sa sakit na to. No? Kaya po ang nitric oxide, no, na tinutukoy ko po, yan po yung nagda-dilate ng ating pong mga ugat, especially kung kayo po ay nandyan na po sa mga critical age like 40s and above, kailangan na po nating mag-supplement ng nitro products or the nitric oxide. So saan po natin mabibili yan? Wala po kayong mabibili yan kahit sa anumang malalaking drugstore. Only in Kayani we have the natural nitro producer, the nitro products or the nitric oxide producer. So ito po ay isang balita, no? From UNTV. Makatutulong ang nitric oxide upang magamot ang mga sakit sa puso, stroke at iba pang cardiovascular diseases. Ito ay ayon sa isang pag-aaral ng isang eksperto sa naturang molecule. Ito ang balita ni Cecil Budeña. Natuklasan sa isang pag-aaral na isinagawa ni Dr. Luis Iñarro na ang nitric oxide ay makatutulong upang magamot ang cardiovascular diseases. Si Dr. Luis Iñarro ay isang American pharmacologist. Siya ang co-recipient ng Nobel Prize in Physiology or Medicine noong 1998, kasama ang biochemist na si Dr. Robert Forge Goat at physician and pharmacologist na si Dr. Farid Murad dahil sa pagtuklas ng cell signaling properties ng nitric oxide. Ang nitric oxide ay isang uri ng molecule na may chemical formula na NO. Ayon sa Vice President ng Philippine Heart Association na si Dr. Eugene Reyes, ang nitric oxide ay isang substance sa daluyan ng dugo na may signaling property na nagpapabuka ng ugat. Nitric oxide is a substance in our blood vessel that makes our blood vessel dilate or bumubuka, nagpapabuka ng ugat. Pagka healthy ang ugat mo, marami kang nitric oxide. At pagka marami kang nitric oxide, hindi nagbabara ang ugat. Sinabi ni Dr. Reyes, kapag maraming nitric oxide ng isang tao ay hindi magkakaroon ng hypertension, stroke, heart failure at iba pang sakit. So ano po ibig sabihin nun, no? Kapag karo po maraming nitric oxide, no? Hindi po magbabara ang ating mga ugat. Napakarami pong pwedeng ma-address na sakit at karamdaman kapag healthy po ang ating pong mga ugat. So yan po yung ating triangle of health, no? Yan po yung ating pinagmamalaki dito po sa Kayani, that is the world class product of Kayani. At hindi lamang po yan maganda ang packaging, maganda ang ingredients, kung hindi meron po talaga siyang result, no? Yun naman po ang mahalaga, eh. Meron pong result na nakukuha, no? Dito po mamamangha kayo. Kabibigay mo pa lang ng product, pag take, meron ka agad immediate effect. So hindi naman po sa lahat ng nabibigyan, pero madalas po ganoon, kasi po ang Kayani po ay isang strong medicine, but ito po ay hindi gamot, no? Dahil dito po sa Kayani naniniwala tayo na ang ating pong katawan ay dinisenyo ng Panginoon na may kakayahang magpagaling ng kanyang sarili, no? Provided na ating pong naisusupply ang tamang nutrisyon na kagaya po ng ating mga produkto. So yan po yung ating triangle of health. At more than that, no,
meron po tayong bagong produkto na inilabas ang Kayani. Ito po ay the best din po ito. No? Ito po ay tinatawag na HL5, Healthy Living 5. Ito naman po ay nagbibigay ng hydrolyzed collagen. When you say hydrolyzed, ito po ay pinaliit na molecule para po mas mapaganda yung absorption sa ating pong mga katawan. And when you say collagen, ito po ay nagsusupport sa ating mga joints, skin, hair, and as well as sa ating pong mga muscle, no? At mahalaga po 'yan, no? Kaya po kung minsan tayo po ay nagmumukhang matanda at mahirap nang lumaka dahil po kulang po pala tayo sa collagen. That is why ito po ay napakagandang isama rin sa ating diet, no? This is in a pouch din, parang sunrise din po siya, no? Kung pwede niyo po siyang gawing merienda sa umagahan at saka sa hapunan. So pwede po siyang isabay sa merienda or gawing pong tsaa. Ito naman pong Fit20 na halos kasabay po ng HL5 or kasabay ng HL5 ay meron po siyang tinatawag na protein blend or yung Fit20 po ay ginagamit po yan ng mga active person or yung mga mahilig mag-workout or yung weightlifting, running. Yan po ay best po sa inyo, no? Nagbibuild po siya ng lean muscle, no? Kung gusto niyo po talaga mag-stay fit and healthy, po pwede niyo po itong i-try na Kayani Fit20. Yan po yung bumubuo sa atin pong Kayani Magic 5. Alam po natin na ang ating pong mga buhay ay regalo po ng ating Diyos. Tama po ba? Regalo po yan ng ating Diyos at tayo po ang kanyang steward, no? Ang regalo naman po natin sa ating Diyos ay kung paano po natin yan aalagaan. And one way kung paano po natin alagaan ay pangalagaan ng ating katawan ay yung pag-supply po natin ng right nutrients and even our discipline in how to take care of our body. No, ang ating pong produkto hindi lamang po maganda at meron po talaga siyang result. At kung sino man po ang mga gusto, no, na i-try itong product, no, gusto nyo pong mainom ng libre, type nyo po number 1 sa ating pong chat box, no? Libre.